day mga kaibigan. Walk around review natin itong napakagandang crossover ng Toyota. Itong Toyota Yaris Cross. So, ang design niya sa labas ay napakaganda. Kahawig siya nung Corolla Cross. Ito ay yung variant nila na hybrid. At napakaganda ng design niya. Ang door trims niya ay leather wrap. Ang kanyang upuan ay leather na rin at napakaganda ng design at bolstering ng mga upuan niya. Ang driver seat niya ay power adjust at napakaganda ng kanyang design ng kanyang cabin. Naka wireless charging na rin ito at push start system. Leather wrap din ang kanyang steering wheel at may mga control buttons siya. At meron din siyang panoramic moonroof or sunroof. Power na rin ang kanyang lift gate sa likod at ang spare tire nito ay donut type. At okay din ang luwag or laki ng kanyang luggage space. Very spacious at meron din siyang cover or organizer. Ang lift gate nito or tailgate nito ay power system na rin, up and down. Ang back design nito ay almost the same talaga sa Corolla Cross at may pagkahawig din sa RAV4. Pati sa harap, almost magkamukha sila ng Corolla Cross. Yan, napakaganda. At ito naman yung Yaris Cross na standard. Hindi ito hybrid mga kaibigan. At ang design niya ay almost parehong-pareho sa hybrid. Ang difference lang nitong dalawang to ay yung mga ibang accessories. Wala siyang 360 degree camera. Pareho ang design nila ng gulong sa hybrid. At naka-disc brake na rin. Yan yung kanyang rear part. May reverse camera rin ito mga kaibigan. At ang ilaw nila, front and back, ay parehong LED. Naka-smart entry system din ito. At ang seat materials nito ay fabric. Sa door trims ay almost the same. Pati yung sa driver seat ay manual. Sa hybrid ay power adjust. Sa steering wheel is almost the same. Meron na ring wireless charging ito at naka-push start system. Yan yung upuan niya na manual. Sa likod ay almost the same ang design pati yung armrest niya pero material ang pagkakaiba. Fabric ito at leather sa hybrid. Parehong meron silang aircon vent sa second row. Ang cabin nila ay almost the same. Parehong pareho. Pero ito ay wala siyang moonroof or sunroof. Ang Yaris Cross 1.5 GCVT ay nakakahalaga ng 1,204,000 pesos. Ang engine niya is inline 4-cylinder, 16 valves, dual VVT-i, maximum output of 106 horsepower at 6,000 RPM, at maximum torque of 138 Nm at 4,200 RPM. Ang fuel system niya ay direct multi-point injection at ang kanyang transmission ay continuous variable transmission or CVT. Yan po ang Yaris Cross na 1.5 GCVT. Gasoline engine ang makina nito mga kaibigan at napakagandang crossover na sakyan. Yung hybrid naman ay 1.5 liter gasoline engine, parehong-pareho sa standard pero hybrid system lang ang pagkakaiba nila. At syempre sa power output at sa torque ay mas mababa itong hybrid mga kaibigan. Meron silang difference na 15 horsepower at 17 newton meters. Pero sa fuel efficiency or fuel consumption ay mas matipid itong hybrid mga kaibigan. Sa halagang 1,604,000 pesos ay meron ka ng hybrid na crossover na sasakyan. Napakaganda ng forma at ng design. Ang difference nila mga kaibigan sa hybrid at sa standard ay 400,000 pesos. So, para sa akin, yung 400,000 pesos ay magagamit mo na siya sa fuel consumption ng 9 hybrid sa
5 years to 7 years na gamit. Depende rin sa usage mo, pero kung matipid ka sa fuel consumption ay aabot na 7 years yung 400,000 na gasoline expense or consumption. At ang compromise pa ng hybrid system ay yung hybrid ay meron siyang battery na meron siyang lifespan lang. So, sa non-hybrid ay yung engine lang ang iingatan mo or i-maintain mo. Okay, that's all mga kaibigan dito sa video natin. Sana napakagandang crossover na vehicle na ng Toyota. Itong Yaris Cross. Yaris Cross na hybrid system at itong Yaris Cross na standard. Hopefully, nagustuhan nyo ulit itong sharing video natin, itong comparison natin sa dalawang variant ng Yaris Cross. Maraming salamat muli sa lahat ng nanood at sa lahat ng mga valued subscribers natin na sumusuporta sa atin. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.